Isang pinagpalang gabi po sa bawat isa sa atin at maraming salamat po. Tayong lahat ay narito ngayon sa ating prayer meeting at sa bawat isa na nakikilahok ngayon dito, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Sa gabi pong ito, gusto ko pong bigyang tuon sa bawat isa sa atin ang katapatan. Ang katapatan na inilagay ng Panginoon sa ating mga puso na dapat makita niya sa ating pamumuhay, lalong-lalo na sa mga panahon ito. Ngunit sa ating pagpapatuloy, gusto ko pong basahin ang talata na makikita sa mga awit 89 mula 1 hanggang talatang 1 hanggang talatang 2. Ang sabi po niya, pag-ibig mo, Yahweh, na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po muli sa gabing ito na ibinigay mo sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na patuloy na gumagabay sa amin at nagpapahayag ng iyong katapatan sa lahat ng oras at lahat ng panahon. Sa pagkakataong ito, Panginoon, bigyan niyo po kami ng karunungan upang maunawaan namin ang iyong mga salita na ipapahayag sa amin sa gabing ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Amen. Sa panahon po natin ngayon, nasusubok po ang katapatan ng bawat isa sa bawat araw. Marahil nilayon po ng Diyos na maranasan natin na mahinto pang sumandali ang pagtitipon upang bigyang daan ang ating personal na pagtitipon sa pagtuon sa ating Diyos na Ama. Dahil hindi lingid po sa atin na maging ang ating pagtitipon ay nagsisilbing basihan ng ating kalakasan. Dahil naririyan ang mga kapatid na umaalala sa atin, ganun din ang mga programa na ating isinasagawa. Ito po ay nagbibigay ng kagalakan sa atin. Ngunit minsan, nagsisilbi po itong sandigan ng mga mananampalataya. At hindi na ilalagay kay Kristo na siyang tunay na sandigan ang ating pananaw. Kaya nagkakaroon po ng problema kapag nawawala ang lahat ng bagay na ito, tayo po ay nalulungkot, tayo ay nagugulumihan. Pag nawawala ang mga ito, naapektuhan po ng malaki ang ating pananampalataya. Ngunit alam po ninyo, sa mga nararanasan natin ito, alam ko may layo ng Panginoon. Sa kabilang banda po, ito po ay makatutulong sa atin. Ginagamit ng Diyos ang mga sitwasyong ito upang mas lalo nating maunawaan ang kanyang kalooban. Mawala man ang lahat ng mga programang ito, mapawi man ang mga personal na pagtitipon, kung ang mga mananampalataya ay nakahawak sa pangako ng Diyos, mararanasan po nila ang Diyos na tunay na matapat. Lalo na po ngayon, marami ng mga kakompetensya ang Diyos sa buhay ng tao. Nariyan po ang entertainment. Ang sabi nila, para naman tayo ay maging masaya. Dahil tayo naka-lockdown, tayo mag-enjoy. Enjoy natin ito. Be positive, yun ang sabi nila. Pero nailalagay po ang kanilang sarili doon sa mga bagay na nag-e-entertain sa kanilang mga puso at isipan na kung saan nandito po ang kagalakan. Pero pansumandali lang po ito. Pagdating ng mga ilang araw, mawawala na naman yan. Isa po sa mga kakompetensya rin po ng Diyos sa buhay ng tao ay yung media. Maganda po sana kung ang media ay ginagamit natin upang mapunan ang espiritual na kalagayan natin o espiritual na pamumuhay natin bilang mga mananampalataya. Pero kung misa ng media, nandiyan yung mga promosyon, nandiyan yung mga movies, nandiyan yung mga iba't ibang mga bagay na makikita natin na hihila sa atin upang hindi natin magampanan ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Ang mga online games na buhay, hindi lang po mga kabataan na naglalaro ngayon, pati po kung minsan yung mga matatanda buhay. Hindi po tayo nilagay ng Panginoon sa mundo nito para maglaro lamang. Opo, ang laro kung minsan nakaka-refresh, pero ang mga ito po ay nagbibigay kung minsan ng patibong ng kaaway upang mailayo tayo sa dapat nating gawin para sa Panginoon. Ang mga pinag-aabalahan po natin na unti-unting kumukuha sa oras natin sa Diyos, hindi po masamang kumita, ngunit kung ang mga paraan natin ay di kasama ang Diyos dito, diyan po natin makikita kung sino nga ba ang pinanggagalingan ng mga pagpapala. Ang nararanasan natin ito ay isang pagsubok sa ating katapatan sa Kanya. Nasa sa atin po ang pagpili kung tayo ay mananatiling tapat o hindi. Sa ating mga talata, isinulat po ito ni Haring David. Naranasan niya ang pag-ibig at katapatan ng Diyos sa kanyang matapat na paglilingkod sa ating Panginoon. Gaya ng kanyang sinabi sa mga awit 89, una hanggang ikalawang talata,
pag-ibig mo, Yahweh, na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwin ay aking aawitin, ang katapatan mo'y laging sasambitin. Ito po ang dapat maging kaisipan ng mga mananampalataya, na makita ang dakilang pag-ibig ng ating Diyos na nagbibigay sa atin ng kagalakan, maging sa gitna ng matitinding krisis o pagsubok ng ating buhay. Yung bang hindi nayayanig ang ating pagtitiwala sa Diyos anuman ang mangyari? Alam ni Haring David ang kanyang Panginoon at nararanasan niya ang kanyang pag-ibig at katapatan. Tayo po ay maaaring makaranas din ng kagaya ng karanasan ni Haring David. Ang pag-ibig at katapatan ng Diyos ay ating maliwanag na mararanasan sa ating pamumuhay. Kaya nga ang sabi niya, iyong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Nandiyan po yung assurance ni Haring David na ang lahat ng pinangako ng Diyos at sinabi ng Diyos sa kanya ay kanyang tutuparin. Bakit kaya, isipin po natin, bakit kaya ganito na lamang ang pananaw ni Haring David? Bakit nakita niya at nararanasan niya lahat ng ito? Alam po ninyo, naranasan niya ang lahat ng ito, una, dahil ang Diyos ay tapat na tumutupad sa kanyang mga pangako. Kung ano ang sinabi ng Diyos, kanya itong gagawin. Kung ano ang kanyang ipinahayag sa iyo, kanya itong gagawin. Kaya naman, ang tanong sa atin kung ano ang ating ipinangako sa Diyos, ating bang ginagawa ito sa kanya. Kung isinuko natin ang buhay natin sa Panginoon, tunay nga ba na namumuhay tayo na nakasuko ang buhay natin sa kanya? Kung sinabi natin siya ang ating paglilingkuran, tunay nga ba na siya ang ating pinaglilingkuran sa mga panahon ngayon? Pangalawa, ang Diyos ay tapat na dumirinig sa ating mga panalangin. Kapag tayo ay dumadalangin sa kanya, naririnig po ng Panginoon ito. Gaya ng sinabi niya sa unang Juan kapitulo 5, talatang 14, hindi na tayo nag-aatubiling lumapit sa kanya sapagkat alam nating ibibigay niya anumang hingin natin na naaayon sa kanyang kalooban. At sa verse 15 ang sabi niya, yamang alam nating dinirinig niya tayo, alam din natin na ibibigay niya ang mga hinihiling natin sa kanya. Therefore, meron po tayong assurance sa ating Diyos. Kapag tayo nananalangin, kumatuwid ang ating mga puso at alam natin siya ang ating pinaglilingkuran, then we have confidence to pray at ang Panginoon ay tutugon sa mga panalangin natin. Dahil sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, mayroon na po tayong katuwiran at mayroon na tayong magandang relasyon sa kanya. Nangako siyang makikinig kung tayo ay mananalangin ayon sa kalooban niya. At nangako rin po siyang maaari nating kamtan ang mga dinadalangin natin kung ito ay ang kanyang kalooban. Siyempre, ibibigay ng Panginoon ang lahat ng ating mga pangangailangan, hindi po ang nais lang natin. No? Kasi may mga naisin tayo na kumisan hindi naman po ang ating pangangailangan. Tandaan po natin, every time we pray sa Panginoon, kung tayo ay may mga pangangailangan, bago man tayo lumapit at dumulog sa Panginoon, alam na ng Panginoon ang ating mga pangangailangan. Ang hinihintay na ng Panginoon ay yung patunayan natin ang ating katapatan sa Kanya sa oras ng krisis at problema ng ating buhay. Pangatlo, ang Diyos ay tapat na nagpapatawad sa ating mga kasalanan kung tayo ay matuwid sa Kanya. Alam po ninyo, ang bawat mananampalataya, hindi po sila perfecto. Tayong lahat ay maaaring magkamali. Tayong lahat ay maaaring magkasala sa Panginoon. Kaya naman ibinigay niya ang mga talatang ito. Ang sabi niya sa unang 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay matuwid. Alam niyo po, bahagi po ito ng buhay natin sa ating Diyos. Kapag tayo ay nagkulang, kapag tayo ay nagkamali, kapag tayo ay nagkasala, malaya po tayong lumapit sa Kanya. Ipahayag natin sa ating Diyos ang ating mga pagkukulang at pagkakasala. Ito po ay nagpapatunay na tayo ay matapat sa ating Diyos. Huwag nating itago yan sa ating puso. Huwag nating patigasin ang ating mga puso. Huwag nating hayaan na Panginoon, pahirapan muna tayo bago natin maranasan ang kapatawaran ito. Napakadali po na sinabi ng Panginoon, nariyan lang siya. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan natin na ipapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito. Hindi lang yun, at lilinisin ang lahat ng kasamaan sapagkat siya ay matuwid. Kung ang Diyos ay matuwid, nais niyang ituwid ang buhay natin. Alam ng Diyos ang ating kalagayan. Alam niya kung tunay tayong nagsisisi sa Kanya.
kung taus po sa puso natin ang ating paghihingi ng kapatawaran, siya ay matapat na magpatawad sa atin. Naway manatili po tayong tapat sa ating Diyos nang sa gayon maranasan natin patuloy ang kanyang katapatan. Sa iglesia pong ito, nakikita ko ang katapatan ng ating Diyos dahil sa kanyang mga gawa sa ating mga buhay o sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi niya tayo hinayaan, no, na mapabayaan na lamang kahit nandiyan tayo sa ating mga tahanan, nandiyan pa rin ang protection ng ating Panginoon. Nandiyan pa rin ang provision ng ating Panginoon. Di po ba siya ay matapat? Nagkaroon pa ng karamdaman, nandiyan pa rin po ang kagalingan na ipinagkaloob ng Diyos sa iyong buhay. At purihin po ang Panginoon dahil sa oras na ito, tayo pong lahat ay may malusog na pangangatawan. Purihin po ang Panginoon. Kung meron man po nagkakaranas ng karamdaman ngayon, huwag po tayong magatubiling lumapit sa Panginoon at idalangin ito. Kaya nandiyan po yung ating mga kapatid na nananalangin. Hindi man tayo nagkikita-kita dito sa iglesia, sa church building, pero nagsasama po tayo isa, sa iisang puso na magdalanginan ang bawat isa sa kanilang mga pangailangan. Kung nararanasan po natin sa ating pamilya ang katapatan ng Diyos, mas lalo pa po nating mararanasan ang mas dakilang katapatan niya kung tayo po ay magpapatuloy sa Kanya. Ang hamon po sa atin ngayong gabi, dahil ang Diyos po ay tapat sa atin, napakasimple po nito, dahil ang Diyos po ay tapat sa atin. Ang malaking tanong, tayo po ba ay tapat sa Kanya? Tayo po ba ay handang magpatuloy sa pagiging tapat sa ating Panginoon, anuman ang mangyari? Kapatid, ngayon marahil narinig mo mensaheng ito, maaari mong sabihin sa Kanya, Panginoon, nakita ko ang iyong katapatan sa akin. Kaya nais kong magpatuloy, mamuhay na may katapatan sa iyo. Patuloy kitang paglilingkuran, pupurihin at sasambahin. Patuloy mong gamitin ang buhay kong ito bilang daluyan ng iyong pagpapalang. Manatili tayong tapat, kapatid. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sapagkat narito ang iyong mga salita na hindi humihintong magpaalala sa akin sa paraan ng aming pamumuhay. Sa kabila, Panginoon, ng maraming mga kompetensya sa aming paligid, O Diyos, anuman ang mangyari, Ikaw pa rin ay aming paglilingkuran. Gaya ng sabi po ni Josue, kung maglilingkod ka, nasa sa iyo ang choice. Pero ako, ang sabi niya, maglilingkod ako kay Yahweh, sa Diyos na buhay. Maglilingkod ako sa aking Panginoon. Ama, dalangin ko po na ang bawat kapatiran namin na nakasama ngayon sa prayer meeting, makita po nila ang katotohanan ito. At sa pagtatapos po ng aming mensaheng ito, hayaan mo na may apply nila sa kanilang puso at buhay ang tunay na katapatan na maglingkod sa iyo. Bigyan mo sila ng desire na patuloy na magbabad sa iyong mga salita. Tuklasin ang mga katotohanan nito at ang iyong mga salita at ang iyong mga pangako. Nang sa gayon, Panginoon, ang lahat ng ito ay maranasan nila, sila po ay mabuhay patuloy na may magpapasako sa iyo. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Muli po namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pagdakila at pasalamat sa iyong pangalan, aming Panginoong Yesus, aming Diyos. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon. Muli, magandang gabi po sa bawat isa. Patuloy po tayong dumako sa mga susunod na bahagi ng ating pananalangin. Magpalain po.